hinain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa pinahandog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may nalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha, tagapamahalan ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ngayong away aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas sa mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamanggitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo, Jesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin dito. Ako'y hinirang na mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanang ito sa mga hentil. Katotohanang ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy, manalangin, may malinis na kalooban,
walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan. Ako'y kaniyang tinulungan. Ang poon ay papurihan. Ako'y kaniyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang pinagtitiwalaan ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo, poon, sila'y iyong kawan. Ligtas mo sila nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sandibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakausap kay Jesus na puntahan at pagilingin ng alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking ngalipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at may nasasakupan din po akong mga kawal.
Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namanga si Jesus ang marinig ito at humarap sa mga kapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, narat na ng sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin yung salita ng senturyon na parati po nating binabanggit bago magsimula ang banal na komunyon. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay naghahangad ng kagalingan, no? Hindi lamang po sa ating sarili, kung hindi dun sa mga taong mahal natin. Kaya we intercede for them. We also pray for other people. Kaya nga ipinagdarasal natin yung bawat isa. Sapagkat gusto natin, hindi lang tayo yung magkaroon ng kagalingan. Hindi lang tayo yung mapalapit sa Diyos, pati yung ating kapwa. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, mahalaga yung ating responsibilidad sa bawat isa. Nung mga nakaraang linggo po, yan yung ating pinagninilayan patungkol sa fraternal correction, patungkol kahapon sa pagpapatawad, sapagkat ang bawat isa bilang mga Kristiyano ay inaasahang mag-akayan patungo sa Diyos. Alam niyo po kung tutuusin, pwede pong magmalaki na lang tong sentoryo na to sapagkat nasa ilalim naman niya yung mga Hudyo. At pilitin ng ating Panginoon na gawin ang lahat upang mapagaling yung kanyang alipin, pero nakiusap pa din siya. Alam niyo po, hindi naman siya Hudyo, hindi naman siya isang taong malapit sa kanilang pananampalataya, pero anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Napakalaki ng kanyang pananampalataya. Wala pa siya nakitang pananampalataya tulad ng sentoryo na yon, na handang gawin ng lahat para sa isang alipin na kung tutuusin, no, hindi na dapat niya iniintindi dahil pwede namang palitan. No? Pero pinapatunayan sa atin nung pagkakataong ito na higit sa pagiging isang pinuno at alipin, meron pang higit na mas mahalaga. No? At ano iyon? Yung aking mabuting relasyon sa aking kapwa. Pinaglingkuran nung alipin yung sentoryon ng matagal na panahon, kaya ito yung ganti niya, no? Yung pag-aalaga din sa kanya. Pangalawa, mga minamahal kong kapatid, narinig natin sa ating unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, yung patungkol sa mga pinuno natin, no? Pinag-usapan po natin kanina yung tungkol sa pinuno o isang sinturyon na nakiusap kay Jesus. Sa atin naman pong unang pagbasa, narinig natin, iniutos ni San Pablo, ipanalangin nyo yung mga namumuno sa inyo. Narinig nyo po kanina, sabi, mga hari, na? At yung mga namumuno sa inyo. Bakit ipinagdarasal? Sapagkat, no, mga minamahal kong kapatid, sila yung mga taong nangunguna sa atin at namumuno. Sila yung mga naglilingkod sa atin at sila yung may paraan upang tayo'y matulungan. No? Sila yung namumuno ng ating, halimbawa, ating bansa, ng ating syudad. Sila yung merong maraming paraan o may paraan upang makatulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Eh, Father, hindi naman po tapat yan. Eh, Father, no? Mga korap naman po yan. Eh, Father, hindi naman po mabuting halimbawa. Doon rin po ang pasok ulit yung we intercede for them. Kaya nga ipinapanalangin natin, eh. Ipinapanalangin natin yung bawat isa
hindi dahil mabuti yung tao. Lalo nga nating ipinapanalangin pag alam nating hindi mabuting tao. Bakit? Kasi iniingin natin sa Diyos, Panginoon, itong taong ito para sa akin, no? Hindi mabuting tao. Obvious na obvious, hindi mabuting tao. Pero gamitin niyo po siyang instrumento upang makatulong sa mga nangangailangan. Ipinapanalangin ko na itong taong ito magkaroon ng pagbabago yung kalooban. Hinihiling ko na itong leader naming ito mabago yung puso. Bakit? Wala naman pong hindi kayang baguhin ng panalangin. Kaya nga tayo nag-aakyan sa bawat isa. Kasama nung ating mga kahinaan, malinaw yan, ang bawat isa sa atin ay may kahinaan, mayroong pagkukulang. Kaya ngayon yung inaatas ng Panginoon. At yun yung binibigay sa ating halimbawa ng mga pagbasa. Dinadala natin ang bawat isa sa Diyos dahil meron tayong mga sari-sariling kahinaan na maaring naglalayo sa atin sa Panginoon. No? Yung ating mabuting balita tumukoy dun sa physical na limitation. Hindi makapunta yung may sakit doon kay Jesus upang humingi ng kagalingan. Kaya anong ginawa nung centurion, nung kanyang amo, inihingi siya ng tulong kay Jesus. At hindi lang yung physical, mga minamahal kong kapatid, higit na mahalaga sa ating pananampalataya yung spiritual. Kapag ka tayo, no, lalo na yung ating kapwa, nakikita natin na nahihirapang lumapit sa ating Panginoon, nandoon sa sitwasyon ng pagkakasala, nandoon sa sitwasyon na hindi makaalis doon sa kasalanan, anong ginagawa natin? We don't judge them. We don't even criticize them. No? Kasi pwedeng lalong lumayo. Anong ginagawa natin? Ipinagdarasal natin sila. Inihingi natin sila ng awa sa Diyos. Di ba ganyan po yung ginagawa ng mga dakilang santo? Balikan po natin yung magnanay, si San Agustin, di ba? Ay ang kanyang nananay, Santa Monica. Kung tutuusin sa mga pinagagawa ni San Agustin, no? Wala na siya dapat lugar, di ba? Imagine niyo almost, no? Lahat na lang ng kasalanan sa Ten Commandments, halos lahat nagawa na niya. Pero kung nag-give up yung nanay niya sa kanya, hindi siya inilapit sa Diyos, Panginoon, baguhin mo yung puso nitong anak ko. Araw-araw, kahit nakikita niyang wala ng pagbabago, darating ba siya dun sa araw na siya'y magpapasalamat sa Diyos dahil nagbago yung kanyang anak? Ganun din po yung tawag sa atin, mga minamahal kong kapatid. Hindi dapat natin tinitignan yung kapwa natin na wala na yung pag-asa, korap yan. Wala na yung pag-asa, magnanakaw yan. No? Wala na yung pag-asa sa Diyos, alam nyo yung ginagawa niyang mali, hindi. Ipinagdarasal natin sila. Kasi isang araw, no, alam natin, sa grasya at awa ng Diyos, itong taong to magbabago. At nagbago itong taong to dahil sa awa ng Diyos at sa tulong ng inyong pananalangin. No? Nang walang humpay na paglapit sa Diyos, Panginoon, baguhin mo itong taong ito. Inilalapit ko sa ito, Panginoon, upang magkaroon siya ng kagalingan. Kung siguro po ganito yung ating pag-iisip sa bawat isa, no? Yung tayo nag-aakyan patungo sa Diyos, siguro po mas magiging mas payapa yung ating mundo. Bakit? Hindi tayo nag-iisip ng sarili lang natin. Hindi lang yung sarili nating kabutihan, kung hindi yung kabutihan ng kapwa. Ngayon, hindi lang ikaw yung mabuti. Dahil naghahangad ka ng kabutihan, yung iyong kapwa, nagiging mabuti na rin. Dahil hindi ka nag-iisip ng kasamaan, no? Ang iniisip mo ay kabutihan, yung taong nasa paligid mo at naihipo mo, nagiging mabuti na rin. At lahat ng yan, mga minamahal kong kapatid, ay dahil sa tulong ng ating Panginoon. Kaya po,
ang paanyaya sa atin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin yung grasyang iyon, no? Na tayo nawa bilang mga Kristiyano, mag-akayan, no? Magdasal sa bawat isa upang ang bawat isa'y madala natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng sinturyon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at sandaigdigan. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan naway hindi ituring ang sinuman, saan man, bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng nagpamisa at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng sentoryon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda
upang manghandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiraharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang iyalangsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito, tinimin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkinabatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabereng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang bugupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob, tayo pong lahat, Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya ito hanggang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Asama ng Espiritu Santo, magpasawalanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me. They need joy of my heart. Stay with
Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban o ay pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ng umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Panginoong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
kapayapaan namin. Pinipintuhok ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.